Mga kalingap, nakakadurog po ng puso nang makita ko ang mag-inang ito na pareho po sila may kapansanan sa kanilang mga sarili. Mga kalingap, ang nanay po ay bulag at ang anak naman po ay mahina ang kanyang pandinig. Halos dito po ako lumuha ng aking ma-interview ang kanila tungkol sa kanilang buhay. Tungayin po natin mga kalingap ang bago po ito sa mag-ina. Tabahan mo po ako nito. Matulungan po ako ninyo para sa anak ko na maipaayos yung pandinig niya. Kasi gusto ko po talagang maging maayos ang buhay niya. Kasi naman po ang butihin loob. Inihiling ko lang po sana sa inyo na matulungan niyo man po ang aking anak na maipagamot ang kanyang ting. Pala nga po sa inyo lahat. Welcome po sa aking munting channel, Starax TV. Mga kalingap, andito po kami ngayon sa bundok. Ngayon mga kalingap, pero po tayo pupuntahan. Ito po ay bulag. Atin pong alamin mga kalingap at kumustahin. So, balita ko po mga kalingap, ito po ay lumuluwas ng bayan para magmalimos. Sama niyo po ako, puntang po natin. So, ito po mga kalingap ang daan pupunta sa kanila. Medyo madamo. At masukal po ang daan. Mga kalingap, samahan niyo po ako. Atin pong kumustahin po ang pamilyang ito. Yan po ang bahay nila mga kalingap. Paano kayo ito pag malakas ang ulan, ano? Malakas ang hangin. Kumusta kayo sila dito? Tao po. Ay! Maganda nga po. Maray na. Maganda nga po din po. Kumusta po kayo? Ayos lang po. Ano po ang pangalan nyo? Aida Oriel po. Aida Oriel? May kapansanan po kayo? Totally blind po. Pero nakakaaninag po kayo? Aninag po. Aninag yung liwanag. Ano po nangyari sa mata nyo? Sabi na po kay ani mama ko kang aki po ko tipdas po. Na tipdas nung bata ka pa? Ayan. Ako nga pala si Starax TV. Isang vlogger po ng Team Kalingap na kayo daw po ay lumalabas tuwing umaga at pupunta sa bayan para magmalimos. Opo, ginagawa po ko po yun para kumbaga parang makatulong-tulong din sa partner ko dahil diskarte po namin para mayroon kaming pang araw-araw po ganun. Pag wala pa yung sahod niya, ganyan. Saan po nagtatrabaho yung asawa niyo po? Construction po. Construction? Ilan po yung anak niyo? Isa lang po. Isa lang? Opo. Pwede bang makituloy sa bahay niyo? Tabing lang pagkasako ang pito niyo? Dito lang po sa may balkon, pero sa ano po, may pinto po. Okay lang po bang pumasok? May ilaw po ba kayo dyan? Ay, wala po. Ha? Wala po. Wala po kayong aigra? Ay, kasira lang. Pagkakaano po, sisira. Paggabi na po, madami kaya pong kalat. Okay lang po. Hindi ko po naaayos po. Nagsundo po kaya ako. Sindihan niyo po yung kwan niyo. Sige. Yan mga kalinga po. Gasira po pala. Opo. Ano po yan? Paano niyo po nakikita yan? Estimate lang po. Estimate kapag lang. Sisindan po, tapos ilalapit ko man lang po. Bali, yan po. Dilim po ano? Oo. Hindi po ba mainit dito sa loob ng bahay niyo? Mainit po. Mainit? Opo. Maaraas. Okay lang po ba? Okay lang. Alam niyo po kung nasan. Nasa at may upuan po. Tandaan niyo po kung nasan po ako ano? Opo. Saan po yung anak niyo pala? Andito lang po. Pwede ko ba makausap? Mahina po kayong pangintindi niya. Baka hindi po kayo maintindihan. Mahina nga po ang pandinig niya. Isa po yan sa pinoproblema ko. Kaya, nasaan siya? Tawagin sa pag-aaral niya. Tabi kayo dito. Di, halika. Ki. Bulag po siya mga kalinga. Pati yung kanyang anak ay may diferensya din sa kanyang pag-iisip. Madilim po sa bahay. Dali mo. Ito po ang kanilang gamit. Gasira lang po. Ano po yung sakit ng anak niyo po? Sa pandinig po. Mahina po yung pandinig niya. Ilang taon na po yung anak niyo? 9 na po. Magte-10 na siya sa September. Nag-aral po siya? Grade 3 po. Anong grade ka na? Grade 3? Anong kalalaki, babae? Lalaki. Lalaki pala ang anak mo? Oo. May na daw ang pandinig mo?
Mayna, ano yan, inborn po? Bali po, ano, siguro po sa, di ko lang po masabi, basta ano po, siguro ganyan po talaga yung naging ano ng kanyang paglaki. Pero sa school lang po, hindi naman siya binubuli. Palagi nga po siyang nasa ano ng mga classmate niya. Minsan, parang di pa siya pinaninilaan, parang, ano, parang pinagmumukhang siya pa nagsisinungaling eh. Kawawa naman. Ano pangalan mo? Pangalan mo daw, pangalan. Gabriel, kailin po siyang may karamdaman tulad ng nanay. Ang nanay po ay bulag at ang kanyang anak naman ay mainang pandinig. At ano pa, bukod sa mainang pandinig, ano pang kanyang sakit? Dati po kaya siyang ano, nung bata siya may sakit, na ano siya yung parang sa dugo, sepsis. Kaya naanuhan siya dito na yung salinan ng dugo, kaya may ano siya dito. Parang may bukol po. Parang yung butas na medyo nagnanaknak nga po pag ano yun, minsan lumalabas yung tubig. Hanggang ngayon po? Palagi naman po. Kaya lang di ko naman po pinapatingnan kasi nga po wala naman kami pang budget po. Po, ang ano ko talaga sa kanya yung sa pandinig niya po. Gusto ko sana talaga pong ano po para maka ano po siya lang maayos sa pag-aaral. Pandinig niya po gusto niyo mapatsikapan? Yung po sana ang gusto ko magawa ng paraan. Kasi kung ang sarili ko naman po, di ko alam kung anong para sa akin. Okay lang siguro. Wala naman po ako magagawa kung ganito na talaga ako. Pero sana yung anak ko na lang kumbaga maresolbahan po. Sabihin niyo po, kasi marami pong makakapanood sa atin, sakit ng anak nyo ay gusto nyo gumaling, gusto nyo ipagamot, kundi wala po kayong kakayahan para ipagamot po siya, di ba? Opo. Ito na po yung time para manawagan po tayo dahil marami pong makakapanood sa vlog po natin ito. Ano po bang gusto nyo sabihin at gusto nyo hilingin sa ating mga kababayan na nanonood po sa atin? Kung talagang ano, kung ay makakatulog, sana po. Matabangan mo po ako ninyo, matulungan po ako ninyo para sa anak ko na maipaayos yung pandinig niya. Kasi gusto ko po talagang maging maayos ang buhay niya. Kahit na nangyayari, napapagalitan ko to o kung ano pa man. Di ko lang talaga maiwasan kasi dumarating po yung mga panahon na di ko mapigil ang sarili ko na sumasama ang loob ko. Lalo pa kung anong mga nararamdaman ko sa paligid ko. Kaya yung anak ko, di ko rin maiwasan na minsan parang napagbubuntungan ko. Pero kahit ganun pa man, gusto ko pong mapaayos ang anak ko. Kaya sana naman, kung sino man po ang butihin loob, inihiling ko lang po sana sa inyo na matulungan niyo man po ang aking anak na maipagamot ang kanyang tinga or maipagawan po ng solusyon para maging maayos po ang pandinig niya. Salamat po. Totoy. Pasensya na po. Okay lang po yan. At kahit pa paano ay nailabas niyo po yung nararamdaman niyo na matagal niyo pong kinikimkim. Alam niyo po, hindi po yan na hindi po masama ang umiyak kung kagagaling naman po ng iyong anak. Sana nga po talaga matupad man po kahit sa anak ko na lang. Dahil alangan na rin po sa mga panahon ko kung ang mga pangarap ko pang sarili ko ang hahanapin ko. Kaya kahit sa anak ko man lang sana. Dahil mahirap po ang kahilingan ko sarili ko. Pero sana yung sa anak ko magawan po ng paraan. Malabas lang po kapag talaga may gagawin. Katulad ng babaka sakali na pag nanggagadiskarte kami sa palengke. Ayan. Kasama niyo po ang anak niyo bang nanglilimos po kayo? Opo, kasi siya po yung bali guide ko. Ginagawa kong guide kasi kailangan namin na kahit paano may pandadagdag sa mga pangangailangan namin. Yung sa pag-aaral niya, apektado po eh. Apektado. Lalo pa mga kapwa niya bata. Hindi nagkakaintindihan, nagkakaanuhan po sila. Minsan inaaway, ganun po. Hindi naman sila makakalimot. Sana mapunod to ng mga classmate mo na sana maintindihan ang kalagayan ninyo. At
huwag ka sanang ganyanin kasi may kapansanan ka na nga. Ginaganong ka pa ng mga classmate mo. Sa bagay, mga bata talaga. Ini na lang daw i-ano ko. Katalagang aki ka. Ikaw man ka, di mo sa ko tinatao na kuha mo dahi. Ha? Ako na kuha mo ito ang anong ko. Nakuha ko? Ha, eh. Di. Iyan na lang. Ano-unta yan, di. Di. Iyan na lang ni. Gaunta na lang ni. Ano po yan? Munggo. Gaun mi lang po. Iyan na yan. Sasasang ko man yan. Dahil mo na, Bi! Yan po yung iulam nyo ngayong gabi. May mga kahoy. Ha? Ay, halia daw. Kaya mong haralion, halia daw. Ay, halia yung kita kayan. Baka pwede man ula na lang. Ula na lang, Bi. Baka di mahali mong gayod. Ano, Igwa? Ano? Mong gayod. Pwede. Kinakapaan nyo lang po, ano? Oh, hali, ano? Hala, matanalutang man yan. Mga kalinga. Oh, ali. Ang makin na may kapansanan pareho, mga kalinga. Si ate po ay bulag. Ang kanyang anak naman ay may na po ang kanyang pandinig. So, silang dalawa lang po dito sa class. No, pinapalakas nyo lang po ang boses nyo para marinig po kayo ng anak nyo. Opo. Ah, so balat man lang yung bibi kang munggo. Ang dami, tamaalik man lang yan dito. Diyan mo. Sige na, yan na dyan. Nagkaroon na. Buti alam niyo po, kapain yung mga bulok. Mana? Yan po mga kalinga. Yun na, maulala. Kinakapaan na po. Ano tabi tubig pa? Apalitan tayo. Nagiging mata niya po ang kanyang anak. Kahit may nampan din eh, kinikilip ko nila na maging maayos ang kanilang mga ginagawa. Paano po yan, kinakapaan niyo po ate? Opo. Mararamdaman niyo po yung bulok? Basta po yung siguro sasama sa tubig, baka yun na po yun. Yun na yung nakakapaan niyo po yun? Opo. Saan po kayo umiigib ng tubig? Doon po sa may malayo-layo po, sa may baba. Sino po ang umiigib yung anak niyo po? Ay, ako po. Paano po yan? Kasi kung siyang paigibing ko po, baka makaapekto lalo sa tinga niya, kaya hindi ko po ginagawa. Paano po yan? Nagpapaguide lang po kayo sa kanya. Kabisado ko naman po, kahit hindi na po. Sa paglalakad lang po talaga, pag nangangailangan kami na walang-wala kami, doon ako nagpapasama sa kanya. O kaya pag may pupuntahan na ibang lugar pong kailangan puntahan, minsan po, inaatid ko siya sa school. Pag inatid ko siya sa school, mag-isa na ako uuwi kasi kabisado ko naman papunta doon. Pag kabisado ko lang po, pwede ako mag-isa. Pag hindi po, hindi. Alam niyo na po kung saan yung mga lalagyan na mga gagamitin niyo po, ano? Bali. Tinandaan niyo na po. Ano po ito, pinakakusina niyo po? Nilulutuan po. Mga dumi po baga? Opo. Mga kalimu po. Ito po lang po mga kusina. Sino po ang nagsisibak ng kahoy? Bali, pinapadala ko lang po dito. Sino po ang nagsibak niyan? Kayo po bang nagsibak? Hindi po, yung partner ko po. Papadala lang po ako ng mga panggagamitin ko. Kaya kahit wala man po siya, nakakagawa po ako. Hindi pa kayo natatakot? Baka may ahas po dito sa kusina nyo? Dati po, talagang may ahas dyan na nakita noon. Pero bihira naman po, nung tag-ulan lang po yun. Baka sa pagkakapaan nyo po, makapaan nyo yung ahas na? Hindi ko lang po alam. Paano nyo po yung gatungan? Opo. Sanay po kasi ako nang nagbubuhos lang ng gas, kaya ganun. Kinakapakapa nyo lang po, ano? Opo.
Tulungan ko na po kayo. Okay lang po ninyo? Kaya naman po. Huwag na po. Ikaw na. Sige. Tansado niyo po ano? Yung paano? Ay, napabuhos po. Napadaming gas. May itlog po ba ganun sa gilid ng kwan nyo? Dalawa? Balat po yun. Ha? Balat? Ayun, balat. Opo. Sa totoo lang po, kahit man gano'ng kahirap yung buhay, okay lang. Pero sana yung sa anak ko, maging maayos lang siya. Sana naman matupad yun. Ipag-pray po natin yan na maging maayos po yung anak niyo. Ano po? At dito po sa vlog natin, at alam ko po marami po makapanood po nito. Sana po ako po ay maging daan para maging maayos po yung anak niyo. Ano po? Ayan niyo po. Ayan niyo po at layo ko po kayong pray. Salamat po. Ano po yung mga pangarap niyo? Katulad po ng makapag-aral, makakita, kaya lang malabo, hindi kaya. Kaya hindi ko po yun nagawa. Tandaan po, baka masunog po kayo. Bidya ka, deka dyan, Bi. Ano po kanyang anak mga kalinga? Di po ba kayo natatakot? Baka masunog po yung... Hindi naman po. Kasi maiksi lang po yung mga kay. Basta wag lang makakalapit dito sa may dingding. Kumbaga yan po, kawayan po yan. Opo. Lagyan niyo po ng yero. Hindi naman po. Basta. Hindi po siya mga kalihingap. Kawa po upang kalagayan nila. Wala po siya nakilaw. Hindi po siya nakakita. Nakakaanin natin ng rompe. Grabe, bigit ka. Kanyang anak ay bingi, hindi pa nakakarinig. Hindi po kayo natatakot doon sa kwan yun? Daan dumi po, baka may ahas po dito, may mga sako po, baga o? Hindi naman po. Nakakatakot po itong banyo ito, baka may ahas po dito, nasa bundok po baga, may mga sako pa po doon. Baka po mamaya sa kakakapaan yun, baka ahas na po yung makapaanyo. Hindi po kayo natatakot eh. Hindi po, at susunod pagbalik ko po dito, magkasama po ako maglilinis ng bahay niyo po, ha? Huwag na po. Kaya ko naman po. Parang ngayon ko lang po hindi siya naayos. Para malinisan po at maging safety po kayo. Okay lang po. Kaya ko man po siyang linison. Okay lang naman po sa akin yun. Ang pang-araw-araw niyo po dito, ate, bigas niyo po. Hindi naman po kayo nahirapan. Sa ngayon po, hindi kami nakapag-discarte muna kasi pinapahingan ko yung anak ko kahit kawawa naman. Sobra araw-araw po. Kami lalakad. Sobra po bagang init, ano? Kaya nga po. Dala po kayo palagi tapos nag-uubo-ubo na siya pagkakagabi. Kawawa naman. Kaya yun. Kalihingap. Ito po ang sitwasyon nila dito. Pagkuhan po, pag pumapasok po siya, pag-uwi niya po, mag-isa lang po siya? Ang anak niyo? Eh, ako po nagsusundo at naghahatid. Ah, sinusundo po? Hindi ko po kasi siya pwedeng hayaan mag-isa kasi baka hindi niya mapansin o marinig. Biglang dumaan ang sakyan. Kaya kahit paano, pag sinasamahan ko po para ako yung nakikiramdam kapag talagang mabilis yung mga sasakyan, ganun po, saka kami tatawid. Pag naihatid ko na siya, ako na po yung mag-isang uuwi. Kumawa naman po ang kalagayan niyo, ate. Sana may mga kababayan tayong makapanood ng ating vlog, mga taga-ibang bansa, na sana may paggamot yung anak niyo po sa tainga. At tingnan po yan sa espesyalista. Yan po mga kabayan po natin na sa ibang bansa, sa may mga ginutuang puso. Yan, sana po ay tulungan po natin si Gabriel, ang kaisa-isang anak po ni ate. Si ate po ay bulag. Kahit na nga po siya bulag ay inagawa niya po lahat para sa kanyang anak. Be, apo, tunta ka. Totoo talaga mahinaan ang pandangog mo, Be. Demo ko talaga naiintindihan. Sa indigdi o digdi? Digdi talaga. Kailan nagsimula yan? Tanungin mo daw, baka napasokan ng... Baka napasok... Ay, hindi ko po talaga maintindihan kung sa pagpapaligo ko ng bata pa, kung sa pagpapagalitan ko, nasasaktan ko, dahil sa depression ko, sarili ko. Yung talagang hindi ko maintindihan kung ano talaga naging ano ng kanya sarili o kung ano pong nagawa ko, di ko alam. Ayan niyo po at gagawa po tayo ng paraan para mapatsikap yung anak niyo, ha? Salamat po. Sana po talaga. Mapatsikap natin yung tainga ng anak niyo po. Sa ngayon po, may tutulong ko lang muna po sa inyo ang
pambilin niyo po ng bigas araw-araw. Ano po? Salamat po, po. Pero po sana talamat po. Bilhin niyo po yan ng bigas. Bilhin po ng lahat na po yan. Bilhin niyo po ng bigas. Salamat po talaga. Pasensya na po. Kaya talagang ganito lang muna yung nadatnan niyo po dito. Hindi ko po naayos. Okay lang po yan. Importante po na ipakita natin sa buong mundo ang inyong kalagayan. Salamat at sa po makakapunod po nitong ating vlog, sana sila po ay mantig at matulungan po kayo. Huwag po kayong mag-ala kahit dahil babalik ako po kayo. Salamat po. At gagawa po tayo para na may paggamot po ang anak nyo. Ano po? Salamat po talaga. Salamat po sa Diyos. Mapatsikap natin yung tainga po ng anak nyo. Kahit Diyos ko, salamat po. Mahirap ka amang Diyos. Mahirap ka. Para sa aki ko po. Para sa anak ko. Para din naman po siya mapariwara ang buhay niya na kagaya ko. Sana po talaga. At magtatanong po ako kung saan pwede ipagamot yung anak nyo para may-prepare po natin. Ano po? Salamat po. Para kahit pa wala na po yata akong ibang alam sabihin, kundi ang pagpasalamat. Kaya pasensya na po talaga. Ayan niyo po at nawa po ako sa inyo dahil bulag na po kayo, may sakit pa po ang anak nyo. At bukod po dun, nagsisikap po kayo para sa kanya. Hindi po kayo tumitigil sa pagsisikap para sa iyong anak. So, ano po yun? At susunod pa lang po at pagbalik ko na lang po ano. Salamat po. Sana ingat po kayo dito. At lagi pa yung mag-ingat dyan sa nagdadaanan nyo kasi baka may mga ahas po dyan. At pagpipray ko po na sana ay maging ligtas kayo sa araw-araw at magkaroon ng maraming blessing yung anak nyo para magpagamot po natin. Ano po? At mga kalingap, sa mga nakakapanood po ng vlog ko pong ito, sana po ay matulungan po natin. Sa mga gusto pong tumulong, pwede po kayong mag-comment sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page. At andyan po ang GCash number ko para po sa bata, para mara po may paggamot natin ng kanyang tainga. Thank you po mga kalingap sa patuloy pong pag-support sa lahat ng mga viewers po natin. Sa ating ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, at ito vlog at Kalingap Rab. Siyempre po sa lahat ng mga viewers na patuloy na sumusuporta po sa aking channel. Kaya sana po talaga, sana talaga maging maayos ang pandamog mo, Noy. Abo kong mapariwara kang arog sa ko. Abo kong maging arog ka sa kuya na mayong kwenta. Sorry, baby, ha? Ito, sinap na, baby.